noon, no, since galing yung isang team nila, Code Unknown Binary, is top 8 and biglang nag-rise ang ating Code Unknown Fibonacci from nowhere and now stepping into the top 2 ng ating LCQ. Uy, si Maloy na player. Maloy? Player pala siya ng TC Overdrive. Mahiwagang salamin? Question mark? Salamin. Kung may nang gamot, dapat trusted, dapat yun nilove yan. Ay, di ba yun yung kanta nila? Mali yata. Mali. Overdrive versus Fibonacci. Oy, we did not. Fibonacci, it coming! Kaso, akala ko kukunin niya na yun. At tama nga, Fibonacci ayun. Is sila, Blackies. Pero hindi naglalaro ngayon si Mycross. It's going to be Mithril. Wala si Mycross. Si Mithril ang ating mid laner for the side of Team Fibonacci sa ngayon. And together with Ulap, Tolates, Hua, and Steven for the side of Team TC Overdrive is going to be Maloy, Nash, Tenshi, Shiro, and Lily. Girls team ba to? Ba't parang puro pambabae mga IGN? Ay, Beanie. Ang Beanie? Attack ng ating Thunder Club Overdrive. Pero ma-overdrive ba nila ang Fibonacci ng 2-0? Or matu-2-0 sila ng ating Fibonacci? Mm-hmm. Or maybe, magkakaroon tayo ng country again. Mm-hmm. TC Overdrive or magiging TC Overcooked ang ating labanan sa ngayon. Code Unknown Fibonacci, alam na natin yan. And yeah, the first pick, very safe for the side of Team TC Overdrive. Kinuha nila dito yung Koopa together with the Blastoise and Gyarados combo. Yung nakita natin kanina with the Surf and Hydro Typhoon. Tapos yung paglubog ng araw dito ng ating Gyarados with that follow-up as well. Pero for the side of Team Code Unknown Fibonacci, they opted to lock in that Cramorant together with the Umbreon. Kasama na dito ang ating Blaziken at ang Sylveon. Yes, and look, another Blaziken na naman po ang ipinakita sa atin dito sa first round of for the fourth series. And Lily with the Dodrio. At, medyo kulang-kulang yata ang items ng ating Thunder Club Lily dito mga kaibigan. Ha? Mm-hmm. And yan, he just stick for the Dodrio. 3 heads in 1 body. The Dodrio of the Philippines. Plus, sabayan pa po ng Glaceon ni Tenshi. Medyo maaga yata ang paglabas ng signature na Pokemon dito ni Tenshi, guys. Ha? So, let's just see. Kung gusto talaga agad, gusto agad matulog. So, nakumain nata ni Tenshi ngayon. Gutom na dan ata. Mm-hmm. Pero, with that being said, yung composition dito ng Team TC Overdrive, obviously wins in a team fight. Pero, Code Unknown Fibonacci, masakit sila eh. Kaya pero tsaka early yung scaling ng team na to, especially with the Sylveon being into the bottom lane path since Mithril is probably playing the middle lane with this Blaziken. This game is a must watch, a battle of third seed versus number fifth seed, which is Code Unknown Fibonacci. Placement matches, talagang mahalaga tong laban na to. It's going to be TC Overdrive up against Code Unknown Fibonacci. Brought to you by BitGet. You know, alam nyo na yan. Go and follow, like, and share the page of BitGet, world's leading cryptocurrency exchange and Web3 company. Trade smart, everybody. And, ayan, intayin natin ang game number 3 at ako'y magpapaalam muna ng saglit dahil ako'y may gagawin. Yes, at take it away, Bades. Maraming salamat, kapatid. And we are now on the game number 1 dito sa ating fourth and final series for tonight's stream. We got TC Overdrive and Code Unknown Fibonacci. And as for the TC Overdrive, ang ating Glaceon ang magdetake ng ating central area. And sa side naman po ng ating Code Unknown Fibonacci, that Sylveon will be taking as well yung ating central area mga kaibigan. No? Medyo magandang laban to dito sa ating top lane. Hindi malilate sa pagpapalevel ang ating Magikarp since ang kanyang katapat dito is Torchic. Not to worry too much mga kaibigan. But all they have to worry now is yung ulap natin. He is now on the top lane. Mukhang i-fend off niya ang mga players natin from the Team TC Overdrive. But it is not gonna be completely
useful dito sa ating top, no? At kung magkakaroon yata ng intercept doon. While yung ating bottom lane, tamang XP farming ang ating Dodrio or the Doduo, rather say. At yan, you must clear out the back and the rear Pokemons as well para hindi sila maagawan later on. Hoopa as well going in with the Hyper Space Hole. Tamang baklan po ang ating Magikarp doon para maiwasan ang mga aggression. But that Umbreon on the top and the bottom lane, medyo ma-aggressive po siya dito with his tackle, mga kaibigan. And tamang death lang po yung ating Blastoise doon na si Nash. Medyo mahirap nga po ang kalagayan niya dito sa top or no, sa bot, mga kaibigan. Pero ipipilit niya pa rin po yun. At ayun na ang revenge retaliation from TC Overdrive. The Dodrio goes for a straight kill dito sa ating bot lane, getting them a kill and as well as some points, no? Kasi dadiretso siya dun sa first tier gold zone natin, and the Hoopa just going for some hyperspace holes here, and tamang shooting lang ang ating Code Unknown Fibonacci. Good thing na nakakapag-shoot ang ating Code Unknown dito since ang ating mga TC Overdrive is full of Pokemons na talagang pang defense, and actually yung ating Dodrio is really from rear end talaga siya eh. Pang backline talaga tong Pokemon na to. Pero as of the moment, dahil sa situation, is kailangan niyang mag-depth talaga. So ayan, 3v2 situation here now on the bot lane. Umbreon now on the very low health. And that Hoopa is now on the bot as well para supportahan ang kanyang sandatahan from TC Overdrive. Tama dyan, Kuya Badis. Now I'm back sa ating labanan ngayon at mukhang marami akong namintes, at as it seems, Team TC Overdrive having the lead here in terms of points. Pero nagagawa naman dito ng Code Unknown Fibonacci yung trabaho nila na huwag bigyan ng XP masyado yung Gyarados for the side of Team TC Overdrive. And that is a good sign for them kasi yung Blaziken nila is level 8 na. Meron? Okay. At ayun, tuloy ang ating laban sa ating ibaba. Reggie Ice is now low on HP. Makikita natin ngayon, Team Code Unknown Fibonacci not giving an inch para mga kontestong Team TC Overdrive. And now they will try to go into the bottom goal zone and probably force their way in. The Unitums has been popped here already by the Glaceon. At ito na ang tuloy-tuloy na pag-abante ng, ng Code Unknown Fibonacci. And 3 KOs! Bagsak ang tatlong bantay ng TC Overdrive, at sa taas naman ay gumagawa naman sila ng onting pagbawi, binibigyan ng XP tong ating Gyarados, ating itaas. Pero Team Code ng Fibonacci got the better of that exchange, and with that, they have a 45-point lead. Yes, di man nila nakuha ang ating Reggie Elec on the top lane, na manage naman po nila na mabasag ang ating first year goal zone dito sa ating bot lane, kasabay nito ng pagkaubos ng Overdrive doon. They are now here on the central area para po mag-take ng ating Altarias, and mostly nakuha naman ng ating Team TC Overdrive ang Altaria natin. Now when it comes naman sa XP, hindi naman sila masyadong nagkakalayo. Medyo late nga lang po ang ating Blastoise dito kasi siya yung napuruhan dito sa ating bot lane kanina, actually, no? So, tamang defend siya doon kanina. So, apat-apat yung nagsushoot doon. So, talagang mababack off ka talaga. Talagang naback off siya doon indeed. And kailangan na magkaroon ng levels dito ng Hoopa for the side of Team TC Overdrive, as this Hoopa is only level 7. At kailangan ng rings unbound para sa laban mamaya, no? At makikita natin dito mo tumitigil lang aggression ng Code Unknown Fibonacci, knowing that they have the lead in terms of XP's, at ang Team TC Overdrive are getting forced to just back off from this one. At Reggie sa ating ibaba is now spawning in 15 seconds from now. This Hoopa is still at level 7, which is a problem for the side of Team TC Overdrive as they are lacking in terms of Unite moves. 2 Unite moves still available for them, pero for the side naman ng Team Code Unknown Fibonacci, they have 4. Yes, and napansin ko dito sa game na to, medyo mahiyain po ang ating Gyarados sa side ng TC Overdrive. At i-interceptan ng ating ng Umbreon ng ating mga Team TC Overdrive, and that makukuha po nila, na especially ang ating Registeel on the bot lane. Midnight Run, sabay takbo, mga kaibigan. Ginamit na lang yun para makuha nila at ma-secure Typhoon inside, but no. There's no way na makakatama yon dahil hindi present ang ating Code Fibonacci. Fibonacci going in, and that surfing in just to go back, mga kaibigan. At sinabayan ng birdie from the top lane ang ating Dodrio, causes him
to go for a timeout at makukuha po ng ating Cramorant ang kanyang top lane. Mm-hmm. Ang ganda doon ng ginawa ng Cramorant using the Unite move to win the 1v1 up against Dodria, scoring of more than 50 points sa ating top path, giving Code Unknown Fibonacci an even bigger lead. At ngayon, mukhang delikado to for the side of Code Unknown Fibonacci pag mauhuli sila dito ng ating Team TC Overdrive with the Hoopa, Rings Unbound, up and available. I think this is the time where Team TC Overdrive needs to fight and needs to commit their skills early. At mukhang late doon ang pagiging engaged ng Team TC Overdrive, pero panalo pa rin sila sa exchange. Four members are now down for the side of Team Code Unknown Fibonacci, Team TC Overdrive. Mukhang pumunta na nga sila sa kanilang Overdrive mode doon, Kuya Bades. Yan, nawala ata si Kuya Bades natin. Pero tuloy ang ating laban, Team TC Overdrive, nakabawi dun sa laban na yun. They've got their XPs and now they're ready to fight as well. Pero still, the lead of Team Code Unknown Fibonacci is very, very evident pa rin. Kitang-kita pa rin sa ating laban ngayon. Nalamang ang ating Team Code Unknown Fibonacci with their levels and as well as the 100-point lead onto their side. 2 minutes in sa ating laro. 2 minuto na lang natitira, malapit na lumabas ang green na dragon na magdedikta kung sino mananalo ng laban na to. At 4 seconds in and 4 seconds left before the Registeel of the robot lane spawns. At ito na, ang ambaan na aabutin ng matagal. Here comes Code Unknown Fibonacci just wanting to take this one quickly as the Cramorant once again wins the 1v1 up against that Dodrio and hindi pa ata siya titigil ngayon. At a revenge KO for the side of Team TC Overdrive and they secure the Registeel as well, and that is a big thing for Team TC Overdrive as they secured the objective and got a trade knockout onto the top lane as well. Yes, at makakakuha po ng big bops ang ating mga big boys dito sa ating TC Overdrive. At mukhang i-overdrive na ba ng ating TC ang Code Unknown dahil meron na silang additional attack and SP attack boost coming from that Registeel. Final stretch is now up. They are just waiting for the right moment to go in. Dodrio is in the other place here in the map. Pumasok po ang ating Blastoise with that Serp, but no connection dito sa ating Code Unknown Fibonacci. And as well as yung ating TC Overdrive, they are just wandering around dito sa ating central area. 1 minute and 30 seconds on the line. Wala pa pong kaganapan dito, mga kaibigan. And that ulap, umupok lang po ang ating Blastoise. He's gonna go back as well with a Typhoon! Isa lang ang tinamaan. Mm-hmm. Oh no, no! Mukhang hindi masyadong worth it yung Typhoon doon na kinumit ng ating Blastoise. Pero tuloy ang laban ngayon. Team TC Overdrive just trying to find a way in. And ito na po ang Unite move coming from Dodrio. One member is now down for Code Unknown Fibonacci. Pero low on HP dito ang Team TC Overdrive. They would need to reset or back off from this one as Team is smelling blood onto the water. Here comes the Cramorant just trying to take everyone out. Two members are now down for Team TC Overdrive. At Team Code Unknown Fibonacci has their eyes set onto this Rayquaza. Grabe yung score natin ngayon, Kuya Bades. Pantay na pantay, walang labis, walang kulang. 2-0-1 to 2-0-1. Who will secure this one? Sino nga po? Hoopa ang nakakuha! What a steal by the Hoopa, brought to you by Maloy! Salamin. At ayan, instead na mag-push po sila, nag-dep na lang sila, mga kaibigan, dahil kompleto ang sandatahang Fibonacci. But that Dodrio will go in a full-on overdrive. But they still need a lot more para natalo ang ating Fibonacci. They still have 4 seconds, mga kaibigan. Ooh, kailangan cancel po nilang mag-shoot. Magkadali po ito, mga kaibigan. Mapapanalo pa yata ng Fibonacci ito. 100! Oh my! What a follow-up brought to you by Sylveon. Grabe yun, nahabol pa yung 100! Hey! Oh my gosh. Definitely unexpected winning coming from Code Unknown Fibonacci, although na still ni Maloy ang Rayquaza mula sa kamay ng Code Unknown Fibonacci. But still, Fibonacci, they didn't see that strategy ulit. Mind games. Mind games lang yan. Siyempre, baka, di ba, baka may iba silang priority na first pick for the side of Code Unknown Fibonacci. Kaya, binan nila dito yung Hoopa. And malalaman natin kung ano yung gusto nilang kunin at ayun. Kasi with the
tinanggal nila yung Slowbro. So, syempre, the Umbreon is the second best option available for the defender role. And syempre, removing the Hoopa para hindi ma-pick ng kalaban for their second pick. And with that, ayun, na-force yung TC Overdrive dito na mag-pick ng Blissey instead. Pamalit sa Hoopa. And now, maraming options pa rin dito ang Code Unknown Fibonacci with them having a lots of Pokemon still open for them, yes, to take onto this one. Opo, maraming pagpipilian. There's a lot of options. We have a lot of array of Pokemon here dito sa Pokemon Unite, no? And as you can see, may Umbreon po dito sa ating side ng Code Unknown. Bakit parang ganitong laging nangyayari? Pag may Umbreon sa kabila, may Trevenant sa kabila. Mm-hmm. Why is that kaya? Napansin ko lang din yan. Ganito. Kasi super sila lang yung mga super viable options for this one, since the Umbreon and Trevenant may be like the top 3 defenders currently in the meta, along with the Slowbro, being taken out of the equation, talagang they would need, it's a no-brainer kung baka kailangan nila i-pick to. Uy! Ito na po ang lamok, pinasok na ang lamok dito ni Hua with the lamok ngayon dito. Namimili si Ulap, si Kinabita Tyrant. Metagross, but ito na. Ito na yung ayun na yung main Tenshi. Si Zoroark. Zoroark and Mm, yan. The Japanese Strat. Ang sinasabi nga nila. Japanese Strat. The Compi Zoroark. Ang favorite ng mga trio gods. Uubra kaya to sa game number 2, mga kaibigan. Kung sa RG umuubra to, titignan natin kung uubra pa to sa pasabog ng Code Unknown Fibonacci, and hopefully umubra to sa kanila kasi one win above or ang ating Code Unknown Fibonacci against TC Overdrive. No, they need to win this one para sa ganun is makabawi sila on the third game. And ayan na nga, we are now on the final preparations dito sa ating second game. Medyo nagulat lang tayo at si Hua ay kumuha ng mosquito lamo. Possible. Bagong-bago at fresh na fresh dito sa ating series. Mm-hmm. Tamang-tama dyan. At ito na nga po ang ating game number 3. Nating make it rain. Talaga pinakita. Make it rain. Paulanin na natin yan ngayong gabi sa ating maybe potential last game of tonight. It's going to be Code Unknown Fibonacci up against TC Overdrive. Alam mo na yan. The Comfy Zoroark combination, I'm very curious as to how this one will play out up against a composition that is naturally bulky. Kasi parang makukunat yung members dito ng Code Unknown Fibonacci, kaya di ko alam kung paano mag-play out dito yung Zoroark Comfy. Medyo, yun nga, medyo hindi yata nila masyadong na-strategize yun. No? Naisip na lang nila na try natin to. Zoroark Comfy, it may work somehow, di ba? Pero hindi na nila napansin na, uy, mayroon palang makukunat dito sa side ng Code Unknown. Maybe they can take out one or two Pokemons dito sa side ng Code, but still, no, it is not enough to finish the game kung sakali. Mahihirapan silang wait lang, ha? Bago yan, merong nag-i-invade dito. Bawal yan, ha? He's gonna go. Oh, he's gonna go back. Alam ko, he's gonna go back kaso sa base na nila. Pero ayun, an early pick off there coming in from Team Code Unknown Fibonacci. Probably very happy sila sa trade na yun. And now the Dodrio is up and online. Level 5 here sa ating Dodrio. And now, we are just waiting kung ano mangyayari at our first Altaria spawn at 8:50. Here comes Tenshi with the Comfy na nakasakay ngayon. At nako po, baka makakuha ka dyan eh. Mag-ingat ka naman. Easy. Napakabatayo eh. Kami yung kinakabahan sa'yo, pre. At ayun, nakakuha po ng another killings ng ating Team Code Unknown Fibonacci. Good trade po dito sa ating top lane. Lumaki ang shield ng ating Metang, but still, tamang kick lang po ang ating Combusken dito. And so far, social distancing ang ating Code Unknown Fibonacci and TC Overdrive, and they are now scattered across the map. At mukhang nagkakaroon na yata ng motivation yung Umbreon dito since he is now on level 4. Motivation to step forward, no? At makapag-stack dito sa bo. Even though meron siyang may kalinsan dalawang player dito, which is yung ating Sylveon and the Pantump. It's in the 8-minute mark, but still Pantump.
Up! At, up! Up! Ayan. Tap! Tap! Ayan, tap! 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 Yes. Anong meron? What? Up. Yan! Meron po tayong ano, technical difficulties technical sa site ng ating TC. Technical TC. Technical communications? Ayan! Magkaroon tayo ng problem, ha? Pero ayun, so far, evenly matched out yung dalawang teams natin from the early game. Wala pa tayong makita actually kung sino lamang. And yung tanong ko nina about the Zoroark, what, yes, how can it fare against the members of Code of Fibonacci? I think it's doing a great job. Honestly, it's doing a great job up against the members of Code of Fibonacci. Nandun pa rin yung damage, kaya niya pa rin mag-take down ng Pokemons. Pero yes, ang kailangan kong makita is later on sa ating late game on how well it will fare out up against a full evolved team ng Code of Fibonacci natin, no. Pero habang naghihintay tayo ng ating wait lang. Na-play ko tuloy yung ano. Narinig niyo tuloy yung live sa ano? Narinig ba? Hindi ata. Hindi. Ay, hindi. Di pala narinig. Pero ayun, evenly matched out pa rin sila sa early game. Kaya there's still nothing much to say about it. Pero kailangan nilang bantayan dito yung Metagross. So, huwag nila bigyan ng masyadong levels because it will cause a lot of problems for the side of Team TC Overdrive and for the side of Code Unknown Fibonacci. Bawal nilang hayaan makakuha ng maraming pick-offs tong Zoroark. Magkaroon ng confidence, magkaroon ng levels, since it would be a problem for them as well, since it can pick off the Cramorant from their back lane. And right now, we're just going to be reading the comments and we're going to be shouting out, guys, for the moment. Actually, no? Napansin ko nga lang din, at kamuntik nang ma-pick up yung Zoroark combi combination doon sa top lane kanina, no? So, he has to be careful, no, every time he's gonna go in against sa a lot of Pokemons na kalaban nila, no. Hindi pa, kung pa isa-isa lang, one for one, it's all right. Pero kung sa stack ng mga Pokemon, mga kalaban, well, he's gonna be real careful doon. Although may healing siya, no, hindi dapat siya magpabasta-basta diyan. Mm-hmm. Comment section. Comment section. Sabi ni Loomer Jeff, pasabi po kay Maloy, miss ko na siya. Eh, huwag ka makilala, di kanya miss. Ayan, may sinapasabi dito si Raymond eh. Raymond C. Estebar. Ito ata si Claddy. Tama ba ako? Ito ba si Claddy? Oh, yes. Bades, ang lamig ng boses mo. Blank na ako. OMG. Hey, ang lamig ba? Make it rain. Make it rain. Ayan na. We're now back to the action. Ito na. Tuloy na po ang ating laban mo. Ang naayos ng internet. Kasi di lang ata ako yung nadi-disconnect kanina. At right now, it's going to be a pick-off. Ngayon na nga, nakuha na nga doon yung ating Zoroark. Nako po. Ang galing. Uy, ano yun? Hindi mo pag-shot maayos yung Cramorant. Baka ano lang, baka sabi niya, wag muna natin basagin. Kasi baka makuha ng early farm tong TC Overdrive. Makabot sila sa level. Hindi siya nag-shot eh, oh. Yeah. Hindi niya sinut. Oh, that's gonna be another strategy. Weird strategy, pero ngayon lang natin makikita yun. Malay natin, maganda pala yung strategy na gagawin dapat ng ano, ni Steam. Mm-hmm. Pero ngayon, makita natin lamang dito ang Code Unknown Fibonacci in terms of levels and in terms of points. And right now, we are just waiting for the 7-minute mark for the Regis to spawn onto the top and onto the bottom lane. Pero ngayon, TC Overdrive sila na una sa pwesto. I think this is a good sign for them as papunta pa lang dito ang Code Unknown Fibonacci and they are at a numbers disadvantage. This is a 3v3 sa ating baba. Hoodhammer has been connected. The Min look as well has been pop pero walang kawalakang ngayon. Bagsak ng ating Zoroark sa ating ibaba. Tuloy-tuloy ang pag-abante dito ng Code Unknown Fibonacci sa itaas at ibaba. Talagang kaliwat kanan. Saan ka pupunta? Tara, sumama ka na. Sabi nga nila sa biyaheng palangit. Nabat, ayun na nga, malaki na ang lamang dito ng Code Unknown Fibonacci with the Reggie Aleki as well onto their pockets. And here comes Code Unknown Fibonacci. Still, pinapalaki nila yung lamang nila. Grabe. Napakanta ang ating idol Kaori dito. At ayan, Reggie Aleki will be traversing the top lane, mga kaibigan. At solo depth ang ating Blaziken dito. At pinapakita talaga ng Metagross kung sinong mas makunat silang dalawa dito sa top lane. Kanina pa yan.
Inipigilan talaga ng Metagross natin na maka-forward itong Blaziken natin, no? Although medyo makunat na siya. Akala niya lang yon. At ayun, nakuha po siya ng Gyarable, mga kaibigan. It's gonna be a hard clash dito sa ating second tier gold zone with that Midnight something. Unite move coming from the Zorak, but still namatay po siya doon. It's a suicide move coming from that Zoroark. Double kill for Metagross, pero lumalaban pa rin the Blazing Fury of the Blaziken, but the Tornado has connected successfully, mga kaibigan. And Zoroark susubukan niyang mag-combo doon, but no, hindi po uubra dahil makunat na po ang ating Metagross. Baby, hindi uubra? Kahit lumakapasensya kung ganito, ako rin dito. Hindi nga po talaga siya umubra doon sa laban na yon. At ngayon si Steam is trying to look for a 1v2 situation right here, right now, with the ankle breaker. Dumaib kaliwat kanan, dumaib paharap, dumaib palikod, dumaib pagilid. With a double kill, Yumo Euro step, bumalik pa! Stayed away! Back pay na James Harden pala to si Steam dito eh. And with that, code unknown Fibonacci with a 200 point lead up against TC Overdrive. Grabe, ang laki na lamang nila ngayon. They are much in control in this game rather than the first game. Kasi lumalabas na yung problems with the Zoroark eh. Paano siya makakapasok into this Umbreon without getting min-looked? Diba? Yun yung problema eh. Din ang code unknown Fibonacci, tapos pwede siyang i-grab netong Buzzwole and then eh no, di ba? Ang hirap pumasok sa team composition dito ng code unknown Fibonacci, pero the Flowery Fields is saving this Blaziken from death. At ngayon mapalag-palag pa rin si Shiro, makulit kang sabi dito ng code unknown Fibonacci, at siya na ay tumba. Ang susunod na rin si Tolitz ngayon. Naliligawara siya, pero mukhang buhay pa rin yung ating Black Cat doon. Si Steam is now back onto the central lane. 1v1 sila dito with the Great One. Pero walang takot tong Cramorant to kanina. Peo! Yay! Oh, hey! Sabay 3 points. Bang! Steam for 3! Pasok sa banga! Another one. Ooh, another one. Pinakain ng fish yung pusa. Kaso nabilaukan, mga kaibigan, no? While on the bot lane, yung Umbreon natin, busy-busy sa pagsuporta dito sa ating Buzzwole na talagang dino-dominate ang bawat player ng ating TC Overdrive. And ayun na naman po si Cramorant, Kyrimant. Wow, corny. Kyrimant. Ay, hindi, ha, mabenta sa akin, ha, mabenta sa akin yung joke na yun, ha, yung ganyan. Salamat, pre, salamat. Sa akin, ma, natuwa ako dun, ha, Kyrimant. Ano yan? Kyrimant. Pero ngayon, makita natin ngayon ng pagbawi dito ng TC Overdrive, getting 2 KOs onto their side. Ngayon, mag-isa dito ngayon ang ating Metagross, pero si Steam nasa likod pa rin. It's a 2v4 situation. Maybe make that a 2v5 kasi nasakay pala yung kanilang comfy doon. At ngayon, di pa rin tapos ang pagwawala dito ng Metagross natin. Ulap, napakasakit mo na. Ang sakit mo na. Yes, nakano. Nakatulala. Hindi ko alam ba't ako natatawa. Grabe na si Ulo. Grabe ka na, ulap. Talagang it's ano, like flying shotgun, in the clothes. Shotgun, ganja, buda. Hindi siya nape-pressure, no? Although kahit marami siyang kalaban sa paligid, parang wala lang sa kanya, eh, no? Mm-hmm. Malayo. Malayo. Dito. Malayo. Pero di pa rin siya tapos, oh. Grabe! So, pader. Pero nakatakas pa rin siya doon. And ngayon, TC Overdrive might be looking for another flip. Ngayon, low na yung Rayquaza. Team Code Unknown Fibonacci needs to do something about this. Kaso tumalong pa na rin sila. Ayan na! Code Unknown! Overdrive! By TC Overdrive. Overdrive! What happened? Naging overcooked na program na kayo ng Code Unknown. And with that, a very dominant game coming in from Code Unknown Fibonacci. Steam, 13 KOs. Kyrimant nga naman ang sabi dito ni Baddest, 99k damage.